Good day sa ating lahat, ano? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at nasa midterm discussion na tayo, ano? About the climate change and disaster risk management. So we are now on the disaster science. So ano ba ang nasa isip nyo, class? Kapag sinasabi natin o kaya ay naririnig ninyo yung salitang disaster, no? So, pag sinabi nating disaster, of course, pumapasok sa atin isipan ay kalamidad. Yan, no? Sino ba naman ang may gusto ng kalamidad, ano? So, walang may gusto ng kalamidad. Subalit, ito ay nangyayari because this is already a routine phenomena. When we say routine phenomena, whether you like it or not, there is a disaster phenomena throughout a year that we might experience. And the common disaster that we experience, class, is the typhoon, no? So, lahat yan, taon-taon yan, ay nararanasan natin or we experience typhoon. And pag sinabi nating typhoon, especially when that typhoon is a strong one, signal number 2, signal number 3. And even nga kapag walang typhoon, ano, tropical storm lang, tropical depression lang, eh yung pagbaha is also considered a disaster, flooding, lalo na sa mga low-lying area, eh sa flood lang marami nang namamatay. 'Di ba? Makinig lang tayo or manood lang tayo sa balita ay sa pagbaha, halimbawa, sinabi nila na baha sa parte ng Batangas, Manila, meron nang namamatay na binabalita. And that is a some of the example of disaster. By the way, proceed muna tayo dito sa disaster science. What is mean by disaster science? When we say disaster science, this deals with any catastrophic event that is caused by nature or the natural processes of the earth. That's why, as I've said a while ago, this is a phenomena or routine phenomena. So, nararanasan natin ito yearly. And the severity of a disaster is measured in lives lost, economic loss, and the ability of the population to rebuild. This is now the problem when a country or a community is struck or hit by any disaster because meron at merong buhay na mawawala. Bahay na mawawasak, no? Iba naman yung yung kanta na kay dami ng winasak na tahanan. Iba naman yun, ano? Because yun ay referring to temptation naman yun kaysa buhay ng mag-asawa. Pero pagdating nga, ano, the severity of disaster as stated therein, and any catastrophic event, just like typhoon, as I've made mention, kasi yan naman yung common na nararanasan natin. Nasisira ang tahanan, may namamatay, and if that will be the result, then of course, kasama na dyan yung economic loss. Eh, paano pa mabubuhay ang yung sustainability ng buhay ng pamilya? Tutulungan ng gobyerno yan, eh, alam naman natin. Pondo ang kinakailangan dyan. Minsan nga, kinukurap pa. Diba? Yung pondo ng gobyerno na para sana sa mga nasalanta, kinukurap pa. Yung talagang nasalanta, wala pang pangalan sa listahan.
Eh, magtataka ka na lang yung mga nakalagay sa listahan. Eh, sila naman yung mga hindi affected ng previous typhoon. So, maraming mga issue dyan, ano? Yung ang iba, na ipapabomboradyo pa yung mga iba. And also, the ability of the population to rebuild. Yan na yung restoration, ano? O kaya ay rehabilitation. So later on, we will discuss that under disaster risk reduction management, okay, of our country. And the events that occur in unpopulated areas are not considered disaster. No? Kung wala daw tinatamaan, wala daw nakatira, no? Yung ibig sabihin ng unpopulated areas, eh, wala namang tao, wala namang mga kabahayan dyan. Okay, so hindi daw makukonsider na disaster, ano? So, a flood on an uninhabited island would not count as a disaster, but a flood in a populated area is called a natural disaster. So, dyan na lang sa ilagan, di ba? So, last year ata yon, o kaya ay last year ata yon, nung umulan, ano? So, biglang baha. Ang partes ng Ilagan na pumunta pa kami doon, relief operation pa kami noon. I think wala pang pandemic ata noon eh. Nung pumunta kami, ano, nagbigay ng tulong ang school natin. Nagbigay ng konting goods, bigas, yung bigas, dilata, no? Yung mga pwedeng madali ang iluto. Okay, so talagang it affects ano the government, the economy of the government. And a disaster is a serious problem occurring over a short o kaya ay long period of time that causes widespread human, material, economic, or environmental loss which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. So, yun nga yung nagiging problema natin because when we say disaster, that is a serious problem. No? That is a serious problem. Dito na nga lang, ano ba yung experience natin dito sa Isabela class? Noong nag-open, yung Magat Dam. Kasi may mga bulb yan eh. Opening 1, opening 2, ganun eh yung ino-open nila. Okay? Eh hindi naman daw dati kasi na flood, ano? Kumbaga yung severity of flood is not like what happened in the recent that nung ino-open nila pati hanggang doon sa Tuguegarao ang flood. Just imagine ano yung effect niyan. That's why disaster really is a very serious problem. At kailangan ng gobyerno ang intervention niyan. Just like sana sa mga flood, tinitingnan niyan. Kasi hindi we cannot address it to the government na dapat gobyerno, dapat ganito, dapat ganito. It must be a consolidated effort yan ano, from the barangay. Kasi paano malalaman ni gobyerno kung di naman sinasabi ni barangay, ano? So dapat magmula pa lang sa barangay, tapos hanggang sa munisipyo, LGU, eh kasama na ang mga magagaling na mga engineers, no? At titingnan nila kung paano ba yung prevention na strategy pagdating sa flood, I should say, pagdating sa baha. Eh sila sana yung tumitingin diyan, di ba? And hanggang sa makarating sa national, oh, ito yung project. Ito na yung proposed project na ng isang komunidad. So, ang gagawin naman ng gobyerno, okay, sige, we will give you fund for that. Ganun naman sila. So, yan, ano? It need a consolidated effort yan. Dapat sama-sama, hindi lang kung minsan kasi nasalanta sila, na flood sila, na bagyo sila, isisi sa presidente. E kasalanan ba ng presidente yan? Di ba? Para lang may maisisi sa presidente natin. Now, disaster are routinely divided into natural or human-made.
Yan. Although complex disasters where there is no single root cause are more common in developing countries. A specific disaster may spawn a secondary disaster that increases the impact. Alam nyo, this is true, ano? Just like, for example, may bagyo, yan, typhoon. Yan na lang ang example natin kasi yan naman yung common na nararanasan natin, ano? So, adati bagyo, merong typhoon, ayan, malakas na typhoon. Ano yung secondary effect nun? No? Pagbagsak ng mga building. Bakit bumagsak? Eh, luma eh, yung mga buildings. Luma yung bahay. O, di ba? So, kaya it create a greater impact or greater damage because of those secondary factor. No? Eh, example nga natin dito sa school. Alam nyo, nung bumagyo noon, Typhoon Rosita ate yun. No? Eh, yung isang building doon sa dulo ng education natibag dahil sa lakas ng bagyo. Eh bakit natibag? Eh yun yung pinaka old na building noon. Yan yun yung dahilan, no? So we made mention about the natural and human made disaster. So dito tayo sa natural disaster. A natural disaster is a natural process or phenomenon. So, take note class ha, pag sinabi nating phenomenon, yung mga nangyayari, observable yan. It is something that is observable, that is mean by phenomenon, that may cause loss of life, injury or other health impact, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption or environmental damages. So, sino ba sa inyo ano, ang nawalan ng kalabaw nung nagbagyo? Ah, hindi yung ninakaw ah. Kasi pag ninakaw, eh man-made niyan. Pero dahil sa baha, dahil sa bagyo, eh naanod yung mga kalabaw ninyo. Marami yan eh, mga nababalita. Diba? Oh, sinong may ganon, ano? Na experience. So, that is now the damage or effect of the different disaster that result to loss of property, no? O kaya yan o yung nanyan na loss of livelihoods. Okay? Na-wash out yung kanilang pananim, ano? Katatanim lang. Tapos biglang buhos yung malakas na ulan, no? Disaster yan sa farmer. Disaster yan sa atin na magsasaka. Maraming mga disaster, ano? Pagdating sa life of a farmer, because I am a farmer also, eh after na makita mo, no, eh nanghihinayang ka na lang na yung pananim mo, instead na anihin mo, wala na, lubog sa tubig. Yung iba naman, katatanim mo na nga lang, na wash out pa. Okay, so marami talaga ano yung epekto or malaki ang epekto ng natural disaster na yan. Okay, so we have the different phenomena of a natural disaster. We have the landslide. Pag sinabi nating landslide, alam naman natin yan, ano? If you are living in a mountainous area, rolling hill area, napapansin mo ito, this is observable ito. Pumunta nga ako dyan sa San Guillermo, hindi naman masyadong kataasan yung bundok dyan. Pero may mga area doon na nakikita ko na natitibag. No? Natitibag siya. No? So, ano ba kasi ang landslide? So, this is the movement of rock. Ano? Earth or debris down a slope section of land. Ayan nga yung sinabi natin. Pag yan ay mountain area, sloping area, eh talagang nagkakaroon ng movement of land. O kaya ay rock. Lalong-lalo na sa amin, mountainous area talaga. Ano? Talagang kahit nga walang ulan, ano? Bigla na lang yung mga bato sa taas. May mga signages sa daan na beware of falling rocks, mga ganon, ano? Para i doong area kasi na yon eh palaging may gumuguhong kwan, mga bato,
para bigyan ng attention yung mga passenger, mga driver sa mga ganyang klaseng aksidente. So, landslide are caused by rain. Yan. So, normal yan. Pag umuulan, talagang kasama na yan. Lalong-lalo na kung matagal na ulan. 1 day, 2 days, 3 days. No? Kung nabalitaan nyo yung parties ng Benguet, grabe. Isang kwan ata yun. Purok. Ano? May sanga purok. Ha? Natabunan ng gumuhong bundok. Okay? Natabunan sila. May mga nakasurvive pero karamihan namatay. So, earthquake, volcanoes, or other factors that make this slope unstable. So, sabi ng mga dendrologists, scientists who study the physical formation of the earth sometimes describe landslide as one type of mass wasting. Ano ba yung mass wasting na yan? So, this is any downward movement in which the earth's surface is worn away. So, parang alam nyo yung bakal, ano? Humihi na rin yung resistansya ng bakal, yung tibay ng bakal. Parang ganun din daw, no? So, sa tagal ng panahon, agrokopmet tidagdagata yon. So, that is called the mass wasting. And other types of mass wasting include yung rock falls and other flow of shore deposits called alluvium, no? And near populated areas, landslide present major hazard to people and property. So, what causes landslide? Nasabi na natin kanina, but meron tayong three main causes of landslide here. The geology, morphology, and human activity. When we say geology, this refers to the characteristics of the material itself, ano? The earth or rock might be weak. Yan yung sinabi natin kanina. Okay? Or fractured or different layers may have different strength and stiffness. So marupok na yung lupa. And morphology, this refers to the structure of the land. For example, yung slopes that lose their vegetation. So wala na, wala nang humahawak, ano? Wala nang nagko-control sa lupa, kaya natitibag. Kagaya ng without the root system of trees, pagputol ng mga punong kahoy, yan naman yung mga common, ano, na reason. Bakit may mga landslide. And human activity. Okay? So, wala talaga, ano, sa amin niya, yung kwento ko sa inyo, yan palang pagputol ng mga punong kahoy, kaingin system, ginagardin, bundok nga, ginagardin ng mga kababayan namin o kababayan natin. Okay? Para lang naman sila may maitanim, may hanap buhay. And those are part, ano? Part yan talaga na nakaka cause ng landslide. Okay? So, how about volcanic eruption? So, volcanoes are evidence of the powerful forces at work inside the earth. So, ano ba kasi yung inside the earth na yan? So, below the earth's core, there's a red hot liquid rock. Yan, kasi dahil sa init, ano? Dahil sa init, natutunaw yung mga rock formation inside the earth. And kapag bumuga yan, yan yung tinatawag nilang magma. Okay? Nakikita siguro naman natin 'yan sa Facebook, ano? Apoy, ha? Yung bumabaga, no? So 'yun yung magma. And a volcano is eruptured on the earth's crust which allows lava, 'yan na, ashes and gases to escape when magma rises to the surface. So kung napanood niyo ano yung feature nila nung sumabog yung Taal Volcano. Medyo nakakatawa nga, ano? Ang alam natin na Taal Volcano o yung nakikita, ano? Na parang may natitipping na nga bantay. Hindi pala yon ang Taal Volcano, kundi pala ang Taal Volcano ay yung banda dun pa. Ano yung malawak na island kasi yon, ano? So, yung malawak na lupa pala na yon, yun pala yung volcano, hindi pala yung maliit na yon, na mali pala yung nasa libro na ang pinakamaliit na
bulkan sa Pilipinas, eh, Taal ang sagot natin. Eh, hindi pala, ang volcano pala ay yung buong isla pala na yun. Yun pala ang Taal volcano. Kaya nung sumabog yun, just imagine buong Batangas hanggang pumunta pa sa Metro Manila yung mga ashes niya. Eh alam naman natin kapag ashes, lalo na yung mga may sakit sa asthma, eh it will aggravate yung illness na nararamdaman nila. So, a volcano is an opening or rupture in the Earth's surface that allows magma or the hot liquid and semi-liquid rock. Kaya delikado, ano? Kasi siyempre yung mga hindi natunaw, yan ay sumabog at nasa tabi ka ng volcano, eh, mapossible na mabagsakan ka ng mga bato. They are generally found where tectonic plates come together or separate, but they can also occur in the middle of plates due to volcanic hotspot. Okay? A volcanic eruption is when lava and gas are released from a volcano, sometimes explosively. Ayan, sumasabog, sabi dyan. So what effects do volcanoes have? Volcanoes can change the weather. Yan, dahil sa pagsabog na yan, lalo na kung yung Mount Pinatubo, eh talagang pati ulap, ano, kalawakan, eh apektuhan niya talaga. They can cause rain, thunder, and lightning. Okay? They can also have long-term effect on the climate. Fast-moving lava can kill people and falling ash can make it hard for them to be breathed. Yan na yung magiging epekto, no? Eh lalong-lalo na kung may sakit kang asma, yung sinabi ko kanina, eh paano ka pa makahinga? Eh hinihinga mo na, eh, alikabok. I remember ano yung Mount Pinatubo nung sumabog, siguro elementary ako noon, eh ano. Nasa grade 1 siguro, grade 2 ako noon. Eh yung usok noon, eh talagang na yung salamin namin sa bahay, eh talagang parang nasa gilid ka lang ng kalsada, eh nasa bundok naman kami. No? So ganun katindi ang epekto yan na volcano na yan, volcanic eruption. So lava can also kill plants and animals too. Can we predict when a volcano is going to erupt? Pwede ba? So sabi ng scientist, ano, based on the study, who specialize in volcanoes are called volcanologists. Yan. So they are growing more and more confident at predicting when volcanoes will erupt in a short term. So short term lang. Halimbawa, yung about to explode, pwede lang ma-predict na, baka bukas o around itong oras na ito, sasabog yan. Okay? So if a volcano was going to erupt in an hour, they have an idea it was going to happen. Ayan, yun nga yung sinabi natin, ano? If it was going to blow in a week, they'd be less sure. So, ibig sabihin lang yan, class, na walang gadget. There is no gadget. There is no instrument that can predict when. Hindi kagaya ng typhoon na napre-predict natin yan, ano, through the pag-asa na namomonitor nila kung saan na yung typhoon, kung papalapit sa bansa natin or nasa AOR, Area of Responsibility, Area of the Philippines, eh, napipredict yan ng mga scientist natin. Pero pagdating sa volcanic eruption, eh kwan lang yan, estimate pa, hindi pa sure yan. Ano? Halimbawa, yung Mount Pinatubo, tatanungin natin sila, kailan ba yan sasabog? Hindi nila tayo masasagot kasi wala namang phenomena o hindi naman natin na-observe kung ano ba, sasabog ba yan o hindi. Hindi kagaya ng vulkano, yung Taal volcano, talagang umuusok. Diba? So kaya na-predict nila. So next is flood. Flooding is a temporary overflow of water onto land that is normally dry. Ayan. Okay, so siyempre, pag umaulan, nag-open ang mga dam, eh talagang ma-flood talaga, no? Magkakaroon ng flood dyan pa lang, ano, dito pa lang sa Isabela, marami ng flood-prone area, no? Baka iba sa inyo, naranasan na rin, ano, yung kasamahan natin, sina ma'am ninyo,
Wag ko na lang banggitin ang kanilang pangalan, yung nag because of that dam na inopen nila, na flood din, no? Maraming na flood noon. Okay? And floods may result from rain. Of course, dahil sa yan naman, no? Tuloy-tuloy na pag-ulan. Lalo na kung 1 week na yan na umuulan, ako expect mo na ang flood dito sa atin. Pero sa Manila, yun lang isang araw na diretsong ulan. Ako, marami nang na-flood doon. Storm surge and overflow of dams, no? Develop slowly. Pwedeng paunti-unti or biglaan, ano? Pag biglaan, yan yung tinatawag nilang flash flood. And cause outage, disrupt transportation, damage building, and create landslide. Yan na yung mga epekto ng flood. If you are under a flood warning, sabi dyan, find safe shelter right away. Do not walk, swim. Ang problema, yung mga ibang kababayan natin, pag tumataas ang tubig, nagsuswimming-swimming naman sila. No? Pati rin ako eh, nung bata ako, I remember, no? Parang katuwaan kasi ng mga bata yan, siyempre kapag matured ka na, delikado, di ba? Delikado, baka may ahas, baka may leptospirosis dyan, makakuha ka ng sakit. Pero pag yung mga bata, kwan yan, katuwaan nila yan, ano? Yan yung mga experience nila na hindi nila makakalimutan. Kaya dapat tagtambli-tambling, di ta, ano? Pagpabuyad ah. Kasi nga, yan yung kasiyahan nila eh. Okay? Sabi ko nga, pati rin ako noon, pag mga ganyan, ada iti na karayan, wino ngimato lang basit nito nung mabuli niya paglangoy-langoy yan, nagsuswimming-swimming kami nung bata ako noon. Okay, so, pero sa ngayon, talagang tingnan ninyo, ano? May mga kapatid kayo, huwag niyong payagan sila kasi nga maraming mga sakit na ngayon. And remember, just 6 inches of moving water can knock you down. Ayan, pwede kang ianod. And 1 foot of moving water can sweep your vehicle away. Ayan na, sasakyan naman na ang ianod niyan. Okay, so depending on the type of flooding, of course, you need to evacuate. Pero alam nyo, ang maganda dito sa atin, sa Isabela, warning pa lang yung Magat Dam kasi identified na yung mga flood-prone area. Sinasabihan na, no? Diba? Sinasabihan na yung mga nasa flood area, prone area na magkwan na kayo, mag-evacuate na kayo. Punta na kayo sa evacuation center. Kasi minsan kasi gabi yan gabi na lumalakas yung kwan yung tubig. Kaya para safe yung mga nandun at hindi rin mahirapan yung mga rescuer kasi kung matigas ang ulo ng mga tao, nako, ang epekto din yan na mandatory evacuation, mahirapan yung mga rescuer natin. No? Yan. So, how about hurricane? When we say hurricane class, this is a type of storm called a tropical cyclone, which forms over tropical or subtropical waters, no? A tropical cyclone is a rotating low pressure weather system. Kaya ito yung mga nakikita ano ng mga nasa weather forecast natin kung ma-pre-predict nila. Namo-monitor kasi yan yung whole hurricane na yan. Na-pre-predict nila kung mayroon bang low pressure paparating na typhoon, no? And that has organized thunderstorms but no fronts, no? And tropical cyclone with the maximum sustained surface winds of less than 39 miles per hour are called tropical depression. Ayan. So kapag yan naman ay those with a maximum sustained wind of 39 miles per hour or higher, yan naman ay tropical storms. Yan, bagyo na. Yan, ibig sabihin, mayroon ng bagyo. When a storm's maximum sustained winds with 74 miles per hour, it is called a hurricane. Yan, hurricane.
Based on hurricane maximum sustained winds, the higher the category, the greater the hurricane's potential for property damage. So, on the discussion, we will clarify that by and by, ano, about that one. Kasi there are countries na ang tawag nila ay hurricane o kaya ay tropical cyclone. Dito naman sa atin, ang tawag naman natin yan ay typhoon. Okay? So, depende, based on the on my research, each country has a distinct term with regards to typhoon. So, iba, tropical cyclone, hurricane. Sa atin naman dito, typhoon. Yan na kasi ang nakasanayan natin eh, sa Pilipinas. So, may category na naman ang typhoon, ano? Signal number 1, signal number 2, signal number 3. Ganun yan. Depende sa kilometer per hour naman, ano, yung hangin na dala ng typhoon na yan. So, later on, we will discuss that. Okay?